Tanda niyo pa ba ang sikat na sikat noon na PBA player sa ating bansa na binansagan ng Man with a Million Moves? Ang player nga na ito ay sobrang husay sa larangan ng basketball. Pag-uusapan nga natin kung bakit biglang humina ang career nito sa basketball. Ito nga ay walang iba kundi si James Yap. Ago ang lahat, salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa mga nagla-like, subscribe sa ating mga video. Si James Carlo Agravant Yap nga ay pinanganak noong February 15, 1982 sa Escalante, Negros Occidental. Bata pa nga lang itong si James Yap ay namulat na ito sa larong basketball dahil ito lang ang libangan noon sa kanilang probinsya. Madalas nga silang dumayo noon ng mga kaibigan niya sa iba't ibang court kahit na purong lupa ang pinaglalaroan ng mga ito. Hindi nga lang sa basketball kundi pati sa football, baseball at track and field ay sobrang husay nito, kaya marami itong kaibigan na gustong gusto itong kasama. Nang tumungtong nga ito si James Yap ng high school ay naglaro ito bilang varsity sa Bacolod Taytang National High School. Dahil nga meron itong mataas na high ay late itong napapasama sa first five sa tuwing maglalaro ang kanilang kupunan. Sa edad nga na 14 years old ay nakikitaan na ng mga coaches at mga nakakalaro itong si James Yap dahil sa kanyang sobrang pagiging sharpshooter at mga maliliksin itong galaw kahit na ito ay matangkad. Paglipas nga ng taon ay nag-transfer itong si James Yap sa Iloilo Central Commercial High School. Dito nga ay lalong nagbumang skill nito at isa na nga ito sa mga inaabangan na manlalaro noong 90s. Dahil nga sa angking talento nito sa mga sports ay hindi ito nahirapan na mag-adjust sa mga laro ng kanyang kapwa varsity. Sa loob nga ng high school years ni James Yap ay nagawa nitong magkaroon ang kanyang school ng tatlong sunod-sunod na championship sa Private School Athletic Association. Year of 2002 ay nag-umpisa na nga maglaro sa UAAP itong si James Yap sa school ng UE Red Warriors sa pagmumuno ni Boyce Zamar. Dito nga ay mas lalong tumunog ang pangalan nito ni James Yap sa basketball. Nakilala nga siya sa University of the East sa kanyang quick release shot at sa kanyang all-around presence. Nagawa nga ni James Yap na maipapasok ang kanyang team sa Final Four na matagal nang hindi natutungtanggan ng kanyang school. Sa kasama ang palad nga ay hindi nito nagawang mapa-champion ito dahil natalo ang mga ito sa Ateneo Blue Eagles sa dikit na laban nila semifinals. Kahit na hindi nito napanalo ang kanyang team ay nakapag-establish naman ito ng magandang pangalan dahil nag-record nga ito ng 20 points per game sa season na ta. Season 66 na ng UAAP ay mas lalo pang nakilala itong si James Yap. Dito nga ay nagawa niyang mapapasok ulit ang kanyang team na Red Warriors sa Final Four Nanograms UAAP. Dito nga ay nasungkit niya ang kanyang first MVP sa kanyang career. 2004 nga ay nag-umpisa na ang PBA career ni James Yap. Na-pick nga ito bilang second overall pick sa Pure Food Standard Juicy Giants. Sa first year nga sa PBA career nito ay medyo maalat ang kanyang naging career. Bukod sa nanibago ito sa professional career ay medyo hindi umobra ang kanyang galawan na mga quick release shot at stop and shot ay nagkaroon sila ng 9 win 27 loss sa kanyang first year sa PBA career niya. Sa taon nga na ito ay nag-retired ang star player nilang si Alvin Patrimonio, dahil nga dito ay mas lalong nabigyan ng playing time si James Yap sa kanyang rookie year. Nag-score nga ito ng 20 plus points kada laro nila. Sa kasamang palad ay nalaglag sila sa quarter sa finals na ito at natalo din siya ni Richard Alvarez sa pagiging rookie of the year. Year 2005, dito nga ay makikita natin ang pinalakas na si James Yap. Dahil nga sa hindi magandang unang taon sa PBA ay lalo nagsipag mag-ensayo at minaster pa nito lalo ang kanyang signature move na quick release at lalo pa itong naging sharpshooter sa 3 points. Sa first game nga ng All-Filipino Cup ay nagtala agad itong si James Yap ng 35 points upang mapanalo ang kanilang team kontra sa Santa Lucia Realtors at nagtala din ito ng career high niya na 45 points sa laban nila kontra sa Barangay Ginebra. Sa season nga na ito ay naitala ito bilang PBA Most Valuable Player dahil nag-record ito ng 19.8 points per game, 5.1 rebounds at 7.3 assists per game. Sa edad nga na 24 years old ay naging panglimang youngest player ito na nakatanggap ng single award na humakot ng 7,000 votes sa four-man committee at may lamang ito na halos 5,000 votes sa mga katunggali niya.
Napili din nito si James Yap bilang mythical team sa season na to. Makalipas nga ang mga taon na paglalaro nito sa basketball ay napangasawa nito ang isang sikat na actress noon na si Chris Aquino. Naging public nga ang relasyon ng dalawang to noong taon 2006 at inamin ng dalawa na kinasal sila noong July 10, 2005 sa civil at hindi sa simbahan. 2007 nga ay pinanganak ang una nitong anak na lalaki na si Bimby Yap sa Makati Medical Center. June 26, 2010 nga ay in-announce ni Chris Aquino na hiwalay na ito sa kay James Yap. Sa loob nga ng 5 taon na pagsasama ng mag-asawa ay nabigla ang mga fans nang malaman na hiwalay na ang mga ito. Hindi nga inaasahan ng mga fans ang balita dahil nakikita nila na masaya ang pamilya Yap sa mga pictures at mga video na napapakita sa social media. Hanggang ngayon nga ay wala pa rin balita o statements kung bakit naghiwalay ang mag-asawa. Sa hiwalayan nga na ito ay unti-unti nang nawala ang laro ni James Yap tila mo ay para itong na-depress sa kanyang sitwasyon. Tumagal pa nga ng 10 taon na naglaro sa PBA itong si James Yap at sobrang dami pa nitong nakuhang mga awards at napasama pa ito sa Gilas Pilipinas Player. Ngayon nga ay may bago na itong asawa na si Michaela Cazzola, isang Italian at namumuhay na ngayon ng maganda. Sa kabila nga ng mga blessing na kuha nito ay gusto pa rin ito makasama ang kanyang unang anak at pinagsisihan nito ang hiwalayan ng kanyang unang asawa. Thank you for watching and please like and share ang ating video at huwag kakalimutan mag-subscribe sa ating channel.